Hi guys, welcome back to another vlog. Today is another vlog. Hindi ko alam kung ano araw na ba ngayon, lalagay ko na lang dito kung ano araw ngayon, and lalabas ako kasi pupunta ako sa bahay ni Sir Shatan dahil kailangan namin tapusin yung module para sa PE1. So, yun lang. Malapit lang naman siya dito sa amin. Siguro mga 15 minutes walk lang. So, dadaan muna ako dito kay Tita Shoni. Mayroon lang ako ihahatid na ipapagawa ko, ipapa-alter ko na pants. So, yun. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano yung transaction dun kanina kasi nga may bit-bit ako. Tapos pinaliwanag ko pa kung paano ang gagawin niya dun. So, bali, ayun, tapos na ako dumaan sa kanya. So, pupunta na ako ngayon sa pupuntahan ko. So, malapit lang yun sa mismong school. So, 15 minutes work lang. Pero baka dumaan ako kay Ate Ruth dun sa dorm. Kasi umorder ako sa kanya ng Lasal face mask. So, kukunin natin siya ngayon. And, dun nga pala, with regards dun sa news ko sa inyo, meron akong meron akong good news, meron din akong bad news. Start muna tayo sa bad news para matatapos tayo sa good news. Bad news, diba yung sinasabi ko sa inyo, kinakwento ko sa vlog ko na may blessing. Hindi naman siya sa hindi na matutuloy. It's just that na-postpone siya. So, mamaya na lang siguro pag nag-sit down ako, i-explain ko yun sa inyo. Pero ito na yung summary nun. Bali, mapapostpone lang siya. Pero ang good news naman dun is hindi naman masasayang yung tinrabaho ko. Ang init pakit kasi ito. Pakit kasi ito anyways. Hindi naman masasayang yung tinrabaho ko kasi pabayaran naman nila ako dun. Which is good. Yun nga lang, ma-hold yung mismong project. So, meaning to say, sayang kasi income na rin sana yun monthly, ganun, pantulong na rin sana habang hindi pa nakakabalik sa normal dito. So, ayun. Pero okay lang naman. Ay, mamaya, sige. I-update ko na lang kayo mamaya. So, dito natin sa kukunin. Hello po, good afternoon po. May iniwan si Ma'am Ruth. Wait lang. Dito na po pala kayo. Kaya pala hindi ko po kayo nakikita sa ano. Sa doon. Ano po pala ang schedule niya na? Pero nung ECQ po, nagkapasok naman po kayo. Isang linggo lang ako. Nga po. Hirap nga po eh. Kaya nga nung wala rin trabaho, so ma-sideline din ako eh. Kailangan po eh. Kasi biruin nyo, ilang buwan na po. Pag hindi tayo nag-sideline, wala mangyayari. Eto po. Kaya sabi na lang po kay Miss Ruth, thank you. Kaya pala sabi ko, iba po yung nakikita kong guard sa main gate. Thank you po. Ayan. Bali, ano siya? Cloth lang siya eh. Pero makapal naman siya. So, pwede naman siya sa mga hindi. Pag hindi ka masyadong ano. Ayan. Or pwede mo siyang ipatong sa face mask. Hindi ko sure kung nalalagyan ito ng tissue sa loob. Pero pwede na rin kasi mura lang naman siya. So, papunta na ako. Dumaan lang ako 7-Eleven, guys. Kasi, bubili lang ako ng pwede naming mamerienda. So, yan. Yeah. Oops! Sarado dito sa ikot tayo. Sarado siya. So, ikot tayo. Shortcut kasi dapat. Dito na lang. Ito lang pala. Ito yung itsura na ng hindi pala kita. May nakita yan dyan, diba? Ito, itsura ng Endlex. Tapos ginagawa yung Skyway.
Tabi kasi talaga namin ng index eh. So yun, dito ako sa may bagong barrio natin eh. Malapit na tayo. After nung, ay, dun sa Vios na Orange, dun tayo pupunta. Init. Ano kasi guys eh, alauna ng hapon. So, yun. Eh, ako naman hanggang bago mag-alasing ko, dapat nasa bahay na ako eh. So, okay lang din naman. Panigurado may matatapos na kami. Lapit na. Sir? Tao po. May webinar mamaya ah. We need the following. So, title, we have the learning outcomes which should be specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Okay, so after that, I'll be presenting a sample of content or discussion. So, yun na nga guys, ako ay haggard na. Tinimelapse ko na lang yun kasi syempre eh, hindi naman ka-exciting yung panoorin yung paggawa ng module, diba? Tsaka nag-webinar din kasi kami kanina. And, okay naman siya. And now, ako ay pauwi na. Tapos mamaya mag-sit down na lang ako para ikwento sa inyo yung sinasabi ko nga sa inyo. Nagpatila lang din ako ng ulan kasi kung makikita nyo, ayan o, makulimlim. Kasi umulan kanina ng malakas nito. So, pinatila ako na lang muna para hindi na ako magpayon. So, yun. So, uwi na tayo. Andito na nga po ako sa aming bahay at dito ako tumuloy. Ayan. Ayan. Bali may hagdan kami dyan. Tapos, pag lumabas ako dito, ako nagsistay sa third floor para hindi ko ikakalat kung ano man yung meron sa baba, sa second floor, kung saan talaga kami. So, papahinga lang ako dito. Tapos, dito ko na rin iiwan yung damit ko. Tapos, may CR kasi dito. Dito na rin ako naliligo. Para pagbaba ko, malinis na. So, papahinga lang ako. Pakita ko lang yung view sa inyo. Kahit na medyo cloudy, maganda pa rin siya. Masyado ng actually, hindi naman mararamdaman kasi naka-transition naman siya, pero ako'y nagbabalik. Alas 9 na po ng gabi, nakaligo na ako, nakakain na rin ako ng dinner, nakapag-rest na rin ako, and I'm just editing this vlog and hindi ko naman nakakalimutan yung sinasabi ko sa inyo. Meron akong kwento, charot, kung TV. Anyways, yun na nga yung story na pilit ko na nababanggit sa inyo nung mga nakaraan kong vlog. Kasi kaya hindi ko rin naman siya binabanggit. Since hindi po, wala pa naman kasi talaga siyang kasiguraduhan. Alam niyo yun, ayoko naman bigla na lang magsabi kasi eh, hindi naman pala okay or hindi naman pala matutuloy or what, ganyan. Hindi pa naman pala final, ganun. So, tinrabaho ko muna siya. Kaya rin medyo hindi rin ako masyadong nagbablog lately. Dahil, of course, kailangan din natin gumawa ng paraan para, alam yun, kumita, ganun. So, medyo dun ako naging busy and yun na nga, kwento ko sa inyo. Meron akong isang friend. Friend ko siya, pero technically before, manager siya ng pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko lang sasabihin yung company, ha. Wala na ako i-disclose na details. Anyways, minessage niya ako, tapos tinanong niya ako, sabi niya sa akin, gusto ko daw ba na kunin yung job na to?
Since nagtuturo naman daw talaga ako ng sayaw, ganyan. So, nangangailangan kasi sila boss ng ganito. Sabi ko, oh sure, kasi ano lang naman eh, online lang naman siya guys. And, kumbaga, gagawa lang ako ng sayaw. Technically, yun lang. Di yun, nagkaroon ng interview through Zoom. Nagkaroon ng video chat. And then, okay na. Nagkausap kami, okay naman. Kailangan ko lang munang gumawa ng draft. Kailangan ko gumawa ng choreography para dun sa song nila. Kasi kailangan ng company na yun. And they become too technical when it comes to the details, ganyan. So, kumbaga, tinrabaho ko talaga siya. Hindi lang siya yung isang video, okay na. Isang draft, okay na. Kumbaga, lagi kaming nagko-communicate, nag-meet halfway, ano yung gusto nilang i-modify, ano yung i-retain, hanggang makuha na nila yung hinahanap nila totally dun sa choreography para sa video, para sa music na yun. So, to cut it short, umabot ako ng mga 3 send sa kanila ng video hanggang sa makapag-decide sila na okay, ito yung hinahanap namin, ganyan. And good na yun. Syempre, ang saya-saya ako kasi parang, wow, tinanggap na nila, okay. Ganon. Hanggang sa sinabi nga ni boss, dalawa kasi yung boss dun. So, yung isa, yung mas lagi kong kausap, na mau-hold muna yung project. Dahil nga, syempre, pandemic, nagkakaroon ng problema sila sa funds. And guys, etong company na to, kaya ako sobrang na-excite nun sa inyo nung nagbibigay ako ng hint sa vlog. Ito kasing company na to, hindi siya here in the Philippines eh. Ano siya, international company siya. Hindi siya dito sa Pilipinas. So, kumbaga, yung application ko for that work, diretso dun sa bansa na yun. Hindi ko na nasasabihin ko ng bansa. Basta diretso siya dun sa bansa na yun. So, of course, yung tawag dito, yung kikitain ko, manggagaling sa package nila dun. So, kumbaga, diba, as a sideline, napakagandang opportunity nun, lalo na kung gagawin ko lang siya in a part-time way, not yet full-time. So, nalungkot ako nung na-hold siya, and sabi ko nga sa inyo kanina, there's a good news naman, kasi hindi naman hindi naman mababaliwala yung ginawa ko kasi kinuha na nila yung choreo, tinanggap na nila and binayaran nila ako dun sa ginawa kong work. Actually, nag-post sila ng payment, hindi pa nga lang nag-reflect kasi diba, galing nga sa ibang bansa. So, mga ilang days or a day bago ma-post yun sa account ganun. So, ayun. So, thank you Lord kasi may blessing, pero nakakalungkot pa rin kasi nga hold siya for a while. So, very ano naman ako eh, very optimistic naman ako na ma-hold lang siya for a while, pero at least, 'di ba, look at the bright side of it. Hindi siya totally canceled. So, kumbaga parang mag-wait lang ako ng mas matagal, pero at least nandyan, at least meron. Isa sa mga na-practice ko na ngayong quarantine, yung talagang ipagdasal siya. Kung meron kang, may dinidesire yung heart mo, ipagdasal mo siya. Kasi alam nyo, tong project na to guys, pinagdasal ko to eh. Tapos, thank God, binigay naman siya sa akin ni Lord. Hindi nga lang sa way na ine-expect ko na makukuha ko na yung job, na magkakaroon ako ng monthly sideline income, ganon. Pero at least, hindi niya ako pinabayaan na walang mangyayari. May nangyari pa rin naman eh. Kumbaga, yung pinaghirapan ko, may kinita pa din naman ako dun. At hindi din biro yung amount. I mean, medyo malaki din naman yung binigay sa akin. Thank you, Lord. Kaya yun. So, sa ngayon, yung sa case na to,
wala din akong ibang pwedeng magawa kundi ipagdasal lang. Ipagdasal ko lang ulit siya na sana saglit lang yun, pansamantala lang yun, at pumalik na ulit yung project na yun. Kasi gustong gusto ko talaga yung project na yun, guys. I mean, gustong gusto ko talaga siyang pasukin. Gustong gusto ko talagang makasama sa project na yun. And maganda rin kasing opportunity yun. And magandang avenue para i-share ko yung skills ko. And at the same time, being a teacher pa din. Hindi classroom teacher, pero in a way, may iba akong tinuturo. May iba rin akong tinuturuan. And naniniwala din kasi ako sa company na yun. Gusto ko yung goals nila. Gusto ko yung vision nila. Kaya gusto kong maging part ng company na yun. So, yun. Nakaka-frustrate man siya, pero I'm very, very, very much optimistic about this. And kung meron mang panibagong good news, of course, hindi ko kayo kakalimutan na sabihan. And I hope na kayo rin, kung ano yan yung mga dinadasal nyo, kung ano man yung mga desires ng puso ninyo, I hope na ibigay yun sa inyo ni Lord. Lalo na kung alam naman ni Lord, makakabuti yun para sa inyo. So, yun lang. Gusto ko lang i-share ang good news pa rin. Para sa akin, good news pa rin siya. Good news sa inyo. And I hope na meron kayong napulot sa mga nakwento ko. Bukod sa chismis. Kumbaga, meron kayong napulot na sana kung ako, biro nyo, 80 plus days na tayo naka-quarantine. Pero pinipilit ko yung sarili ko talaga na maging hopeful. Pinipilit ko talaga na maging optimistic. Pinipilit ko na lagi lang kumapit kay Lord, tsaka lagi lang magdasal. Kasi alam ko, naniniwala ako kay Lord na kung makakabuti yan para sa atin, ibibigay niya yon. At kung para sa atin talaga yon. So, yun lang. Dito ko na i-close yung vlog kasi medyo mahaba na ata itong mga pinagsasabi ko. So, again, don't forget to like this video. Don't forget to subscribe on my channel and hit the notification para ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. This has been Maria Gretz. See you on my next vlog.